Ta mga kapre, no? So ito na yung ating second vlog regarding sa hydraulic brake. So ito ang aking hydraulic brake to zoom. So matagal-tagal na rin yan, 2 years. So pag-uusapan natin ngayon regarding sa mga contamination. Saan ba nanggagaling ang contamination ng mga hydraulic brakes? So yan, so umpisahan natin. So, number one na contamination ng ating brakes ay galing sa pork. Okay. So, bakit nasabi natin na galing sa pork? So, unang-una, dun sa mga naglalagay ng oil dito or yung kanilang pork ay sira na, so may lumalabas na rito, nagkakaroon na ng leak. So tendency nung pag nababasa, so nagda-down spout siya rito, tumatama dun sa rotor natin. Okay, so another issue, yun nga yung mga naglalagay ng oil dito, eh pinanglulubricate nila. Once na nalubricate, so hindi naman kasi papatong yun sa grasa, kung grasa yung mga nandito, ah hindi siya papatong kasi oil yung linagay nila. So kung susubukan nyo, maglagay kayo ng grasa tapos patakan nyo ng oil, for sure di yan magko-combine. So malalaglag lang yung oil. So ganun lang din mangyayari nyan dito. Babagsak yung oil dito, tatama doon sa inyong rotor. Okay. So yung pangalawa naman natin na contamination is yung mainly common na contamination is yung leak sa ating caliper. Okay, paano nga pa nagli-leak yung caliper? So, i-discuss natin yan sa susunod natin na video kung bakit nagli-leak yung ating caliper. Papakita ko rin sa inyo kung ano-ano yung different kind ng piston natin na naka-assign para sa mga ganitong caliper. So, halimbawa, meron kayong leak dito, paano mo malalaman? So, unang-una, tanggalin mo itong dalawang bolts. Tapos kuhanin mo yung brake pad, o kung pwede naman na ano, tanggalin nyo lang yung clip nyo dito sa taas. Kung nahahatak yung pantaas nyo na brake pad. So dito medyo mahirapan tayong hatakin kasi nasa loob yung mga, pero kung susungkitin, okay. Pero mas madali kung tatanggalin na lang natin siya. So ganito yung sample natin. So, ito yung ating sample na brake pads. So, ito yung galing sa kabila. So, yun, tinanggal ko na. So, kung papansin ninyo, malinis. Wala naman siyang contamination. Gamit ko na to ng halos isang taon. Pero wala siyang leak. So maayos yung kanyang caliper. So paano ba natin malalaman kung may leak yung ating caliper? Tada! So napakaliwanag naman yan. So meron siyang stain ng oil sa kanyang likuran ng pads. Sa kung mapapansin nyo rin, nandun na yung contamination niya sa brake pads. So halos na note na, nangitim na talaga siya. Okay. So yun, so pag nalaman niyo na may ganito yung ano niyo, brake pads niyo, wala kayong ibang gagawin kundi ipaayos niyo muna yung inyong caliper. Huwag po kayong maglalagay ng panibagong brake pads at makokontaminate lang 'yan. Yung iba nagpapaayos po sa atin, halos kabibili lang nila worth 250, 300 na brake pad ng Shimano. Then pagdating sa akin, so papalitan din pala namin. So nasasayang yung pera nila. So mas maganda kung may leak na, dalhin nyo na lang dito at paayos. Okay, next natin. So yung pangatlong contamination na nalalagay sa atin dito ay galing sa kadena.
So, paano natin nasabi galing sa kadena? Yung iba po kasi naglalagay ng oil, sobrang latak talaga. Sobrang akala mo grasa na yung linagay dito para lang umikot yung kanilang chain. Kung mapapansin nyo, pag hinawakan nyo, sobrang napaka dumi talaga nung kanyang kadena. So, yung proper na paglalagay ng chain loop dito, dapat, ano lang, tama lang yung pagkakalagay. Saka ang lalagyan lang talaga dito is itong mga roller. So, pag nalagyan mo na itong mga roller niya, so, punasan mo na siya agad. So, yung katawan niya, hindi niya naman kailangan ng, eto mga to, hindi niya naman kailangan ng oil. Eto lang. So, yung mga roller niya. So, punasan nyo hanggat maaari, tuyo, or gumamit kayo ng mga dry lube para mas maganda, para hindi rin tumatalsik yung mga oil. Kasi once na pinapadyak ng pinapadyak yan, pumipitik yan. So, may tendency na tumalsik yung mga oil. So, kung susumain nyo ganito, dry, tapos merong oil na tumatalsik, mapapansin nyo rito sa ibaba niya. Napakalatak talaga ng oil kasi pumapalo yan eh. So, lalo siya pag mayroong ulan. So, mas may tendency na yung patak ng ulan dito, lalong sumama yung oil, tatalsik dun sa rotor po natin. So, maliwanag yan. So, punasan. Huwag po tayong gumamit ng masyadong madaming oil. So, next tayo. So, yung number 4 pala na nakaka-contaminate sa atin ay yung paggamit natin ng degreaser at WD-40 sa ating mga rotor at brake pads. So, yung iba ginagawa nila, bah, kinalawang yung rotor. Gagawin nila, sprayan nila ng WD-40. So, tapos tamang punos lang or sabihin na natin hinugasan. So, ganun din ginawa nila kay ano, brake pads. So, ang tendency nun, tutunog siya kasi malakas ang contamination ng WD-40 sa degreaser. Bakit? Kasi marami siyang naiiwan na residue. So, compare sa alcohol. Halimbawa, kung alcohol man yung ilalagay natin, so, pag natuyo siya, wala siyang naiiwan puti-puti. So, sa mga degreaser WD-40, so, naiiwan yung mga chemicals na yun na absorb ng brake pads natin, tumutunog. So, dumudulas siya. Kaya siya tumutunog. So, iwasan po natin yung mga paggamit ng mga ganong chemicals. And then, number 5. Ito, ang number 5. So, karaniwan talaga, marami talaga sa atin ang humahawak sa rotor. So, ba't nga ba hinahawakan nila yung rotor nila? Eh, siguro, yung iba nagagandaan sa rotor, hawakan nila. Uy, ang ganda ng rotor mo. Hawak. Malaki. Hawak. So, may mineral oil po yung ating mga kamay. So, kung pinagpapawisan tayo, may oil yan. So, once na hinawakan mo yung rotor mo nang merong oil yung kamay mo, so, may tendency na kumapit yung sa brake pad. So, kung madalas na yung paghawak mo ng rotor, so, sumasama na sumasama sa brake pad natin. So, nakocontaminate silang dalawa. Yung rotor mo at yung brake pad mo. So, nagtataka tayo minsan kasi nung bago natin bili yung ating hydraulic, malakas. Pero pag patagal na ng patagal, humihina na humihina. So, dahil yun sa mga contamination na nakukuha niya. So, yung iba, ang ginagawa, liniliha yung brake pads. Tapos, pagbalik, so, halos same pa rin. So, pag mga ganun, hindi nyo na kayang tanggalin yung contamination ng inyong pads at rotor. So, lapit na lang po kayo sa amin. Punta lang po kayo dito sa Mangaan Pasig. Paayos nyo na kayo, kapren. Ako po yun. So, yun yung ating 5 basic tips sa ating hydraulic. So, para maiwasan yung contamination at pagkakaroon ng ingay sa ating hydraulic. So, maraming salamat guys. Suportahan niyo ating vlogs. So, hintayin niyo yung number 3 na vlogs natin. Para naman dun sa, yun. So, yung caliper naman kung bakit tayo nagkakaroon ng tagas.
So abangan nyo po yun. Maraming salamat. Ride safe. Ingat lagi mga kapreno.